stop ang loko na mo. Maraming ko ulit. Ito pag ipagkatuloy, it's funny. Maria! Guys! Wait! Best, kumusta weekend? Mukha ka, kumusta weekend mo, best? Don't tell me, ginawa ko na itong weekend. Paper works! Best, weekend is a rest day, not a working day. So definitely, we have a time to rest and recover sa hell week natin sa pag-study. Yeah, I agree with Brad. Wala eh. Wala sa vocabulary ko rest day. Anyways, may papakilala nga pala ako sa inyo mamaya. He will be here in a minute. Teka, bakit hindi ko alam to? You're inside the library. Nung pinag ito niya sa taon dito. And, miss ka kaya? Hindi, wow. Thank you.
A few moments later. Di, ano, i-round up mo lang yung 500,801. Okay. Tapos? Yun, pipili mo yung lalaki. Sagot mo yung... Okay na po. Okay, thank you. Hi guys! Magandang buhay! Sometimes we build some robot that it's so useful around this government. That every trash here, we can put it in the recycle bin and copy paste. Take care. Have a nice day and God bless you. 2 hours later. Grabe naman yan, Maria. Hindi ka man na nagsinunong sa kanila. Malilito ka yan sa dami ng gagawin mo. Yan mo na. May deepest sympathy. Doon lang sa'yo. Dami naman nito. Kaya ba to? Yeah.
Good. Excuse po. Ano nagmamadali ka ata? Salamat, men. Na, may nakalimutan ako sa room eh. Ito ba? Ito ba nakalimutan mo? Uy, amin na yan. Ah? Ay, kailangan ko nang umuwi na. Ay, sa akin. Ay, muna. Ay, sa. Wala, wala ko. Amin na. Oh, ayos ka. Ayos ka. Awa mo. Wala akong magawa. Ano bang secrets?
tanggap mo. Personally ako, tanggap ko yung sarili ko. Tanggap ko yung pagkatao ko. Tanggap ko pag yung flaws ko. Tanggap ko yung imperfections na meron ako. Kaya kailangan mo tanggapin kung sino ka. Kailangan mo tanggapin yung kung anong physical na kaugnayan mo. Okay? Kailangan mo tanggapin yan kasi sa mga panahon na may mga tao huhusga sa'yo, alam mo sa sarili mo, nakilala mo ang sarili mo. At tanggap mo yung sarili mo. At dahil doon, baliwala na lang lahat mga panghuhusga na sila sa'yo. Na weird ka, na lampa ka. No one can accept you except you yourself. Because how can others accept you if you yourself don't? Accept the fact, okay? Kasi having an imperfection can lead you to being confident. Okay, okay. I understand. Siguro, hindi pa ngayon, pero someday, you know, thank you. No problem, dude. Wish mo ayan? Few moments later. Oh my gosh, who's calling you? Hello? Uy, hello. Favor naman, no? Ikaw na gumawa sa project natin sa humanities, ha? Ha? Bakit ako lahat gagawa nito? I'm with my fam kasi, and nag-out of country kami. Baka matagalan kami sa pag-stay here in Macau. Alam mo na, once in a lifetime na mangyari. So, sinusulit lang. Ganun ba? Okay, sige, ako na pala gagawa ng lahat. Ay, thanks ha. Don't worry, Teresa. I'll bring you pasalubong here sa Macau. Anyways, gotta go! Okay, take care, classmate. Tinawagan ako ng school mo at nireport nila sa akin na bubuli ka na naman ng mga estudyante. Totoo ba yon? Sagot, Joel. Sagot! Ano ba naman yan, Joel? Pangilang beses na sila nagre-report sa akin dahil sa pambubuli mo? Kailan ka ba titinubata ka? Kundi lang nabatay sila? Oo, kasalanan ko na. Kasalanan ko na ba't na-accidente si Mama, si Abby. Kasalanan ko na ba't sila namatay. Oo, yun naman gusto mo, diba? Pagdikdigan sa akin nila. Nakasalat dito sa pamilya na to. Nak, sorry. Joel! Hello? Fern! Tama ba itong address na binigay mo sa akin? Ikot-ikot dito. Asan ba yung bahay niyo talaga? Tama ba ito? Aray! Joel? Sa lahat ng pwede kong makabuguan, ikaw pa. Teka, okay ka lang ba? Joel! Papasahin mo! A few moments later. Care to explain what happened kanina? Bakit ito tumatakbo? Ano pa nga ba ma-expect ko sa isang bully na katulad ko? Pwede ba? Manahimik ka na lang dyan. Ano ba kasi yung problema? Ba't ayaw mo pa sabihin? Nag-away kasi kami ni Papa kanina. Nalaman niya yung tungkol sa pambubuli ko sa school. Sana alam din niya yung pambubuli yung ginagawa mo sa amin. Tatahimik ka ba dyan o tutuloy ko yung bala kung lagyan ng tape yung bunga nga mo? As if naman may dala kang tape. Ay sus, huwag ako huwel yung Marcelino Francia deterred. Okay lang naman kasi yung pagkagalit niya sa akin tungkol sa pambubuli ko sa school. Hindi ko lang tanggap eh, yung sinisisi niya sa akin lahat. Pati yung pagkamatay ni Abby sa kanyang mama. First year college pa lang kasi ako nun. Lagi ako lasing tuwing gabi. Lagi na sa barkada. Araw-araw akong umuwi lasing. Napuno isang araw si mama. Si mama napikot. Sinudan niya ako. Dala yung kotse.
Tapos ako naman, lasing noon, ako pinag-drive niya pa uwi. Ayun, habang pinapagalitan niya ako, sumabog ako, nagdiling paningin ko. Tapos one time, tumama kami sa poste. Yun nagsimula lahat. Hindi umabot si Abby sa si mama sa hospital. Simula kasi nun, nung nangyari yun, nag-iba na yung pagtungo sa akin ng tatay ko. Hindi na kami nagsasama, hindi na kami nag-uusap. Wala na ang tension, nag-iba pa pagtingin niya sa akin. Kaya lagi niya sa akin, lagi sinisisi yung pangyayari niya. Hindi ko nga alam kung ano nagawa ko sa buhay niya. Lahat naman tayo, Joel, nagkakamali. At hindi na natin may babalik kung ano pa yung nangyari sa nakaraan. You just have to accept it and tanggapin mo na sa sarili mo na nangyari na yun. Move on and let go. Masakit pero dapat kayanin at tanggapin mo na. Tsaka magbago ka na, huwag mo nang dagdagan yung mga kasalanan ng ginagawa mo sa papa mo. Bago-bago rin, dude. Aray! Basta sila! Nakapalibot sa akin, walang pake. Kaya mas pinili ko na itago sa inyo or magsinungaling, umiwas na lang kasi alam ko yun yung mas makakagaan sa akin. Pero hindi ko pala kaya. Ang sakit, sakit sa pakiramdam na makikita mo yung mga nasa taong paligid mo na walang may pake sa'yo. Kaya, pero tinago ko lahat ng naramdaman ko, lahat ng na-feel ko, lahat ng emosyon ko, lahat ng sakit na naranasan ko kasi feeling ko walang makikinig sa akin. Kasi feeling ko, lahat ng tao na sa paligid ko, walang pakisama. Kaya, mas pinili ko na umiwas sa inyo, na magsinungaling sa inyo, lalo na sa iyo. Pero hindi ko pala kaya. The more na tinatago ko to, the more na mas nasasaktan ako. Kaya, gusto ko ngayon, may isang tao na mapaglalabasan ako ng nararamdaman ko.
naman kami nandito, kahit pwede ka nang mag-open sa amin. Love you, best. Love you, best. Boom. Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, Miss Maria. Please take a seat. Thank you, sir. Ngayon, kanina ko dito ang order. Pinapapunta ka dito, regarding sa grades mo. I saw your grades here. Ano to? I'm so disappointed, Miss Maria. These are so low. Di ba meron tayong policy na dapat 85 above? Ano to? 77, 78, 76. How can you explain this? Alam mo bang pwede ka matanggalan ng scholarship dahil dito? I know, sir. What's happening, Maria? You're so active and intelligent. You always amazes me. Pero nagdidilim yung paningin ko nung mabasa ko itong grades mo. Is there something wrong, Iha? Ba't ba hindi ka makapag-focus sa pag-aaral mo? Sir, for us to be honest po, this past few months ago, I was so busy. Sobrang dami ko pong ginagawa. Reports here, reports there. Deadline here, deadline there. Projects here and projects there. And everything, sir. Dumating na po ako sa point na nag-multitasking na po ako. And the resource, sir, is open. Dumating na rin po yung point na madaling araw na po ako natutulog dahil po sa sobrang daming paperworks na kailangan tapusin and kailangan po ipasa. Well, maybe that's the reason, Maria. Time. A time for yourself. Minsan, bigyan mo ng oras ang sarili mo. Tanggap ka na tanggap ng gawain na hindi mo kayang panindigan. Balance things, Maria. Always remember na tao ka. You're a human being. Napapagod ka, nababurnout ka. Learn how to say no. Hindi sa lahat ng pagkakataon po yes ka sa life. Self-respect, Maria. Kahit ako, ang dami kong kailangan gawin. Pero binibigyan ko pa rin ng oras yung sarili ko. Personal boundaries, Maria. Ako, nagnanaw ako kasi alam kong masasayang lang ang time at effort ko. How will you give importance of other people if you yourself don't give time and importance of your values? I'm so sorry, sir. We will discuss this after mamaya sa meeting. Titignan ko kung kaya ka namin bigyan ng second chance o hindi. For now, you may go to your class. Thank you, sir. Maria, isipin mo mabuti yung pinag-usapan natin dito. Okay? Okay, sir. Thank you po. Maria! Pwede ba? Huwag ngayon, Joel! Teka lang, ano ba yun? May problema ba? Just leave me alone! Maria! Kinausap ako ni Press kanina and he warned me na bumababa na doon yung mga grades ko. Masyado ko na doon napapabayaan yung pag-aaral ko. May chance ang mawala yung scholarship ko. Di pwedeng mawala yung scholarship ko, hindi pwede. Tama si Press, masyado ko na napapabayaan yung sarili ko. Thank you.
kami sa supermarket, nakita kami ni Diana noon. Nilapitan niya kami noon, kinumpronta niya ako. Yun, nung kinumpronta niya ako, nalaman niya na hindi naman talaga ako mag-agaw, ahas, na tulad ng iniisip na binabanggit niya sa akin. Yun, doon niya nalaman, na-realize niya na si Carlo may gusto naman talaga pala din sa kanya. In fact, nagpapatulong pa si Carlo sa akin para ligawan siya. O yun. So, kamusta na sila? Yun, actually sila na. Kasasagot niya lang last Wednesday, kasasagot niya lang. So, nasa na si Diana? Pagkakaalam ko nung ipat siya sa malapit na university sa kanila. O, buti naman na kayo na kayo, no? Girl, nakakaloka. Yun pala yung reason mo. Sana mo mong pasinabi sa amin para alam namin nararamdaman mo ngayon. Ay nako, we talk pa naman na may nililihin ka sa amin. Sorry guys, kaya nakakaloka ng self-esteem na isa. Ay nako, dapat sabihin mo na sa amin lahat-lahat ha. Wala nang hindi. Thank you guys. Ha, best ko talaga kayo. Naman, what our best friends are for, di ba? Sayang wala si Jacinto dito. Uy, sayang wala si Jacinto dito. Kamusta na kaya yun? Ilang araw na natin hindi nakikita? Kaya nga. Ba yan? Tara guys, saan tayo? Tara, tara. Outing? Oo. Sana humingi ng sorry sa'yo dahil sa nangyari nung isang araw. Hindi na lang humingi ng sorry pa. Dapat nga ako pa yung nagsasorry. Hindi na lang ako sorry pa. Dapat nga ako pa yung nagsasorry. Dahil sa apostado ko. Nangyari ko yung mga hindi na inaasa ko niya kay Abby at kay Mama. Kasalanan ko ang lalo ako. Patawarin mo pa. Pagbigyan mo pa ako niya sa chance para baguhin na sarili ko. Anak, kahit hindi ka humingi ng isa pang pagkakataon, pagbibigyan at pagbibigyan pa rin kita kasi ikaw lang ang anak mo. Salamat pa. Aray! Para sa inyo, nakala mo pati na tayo. Wala anak, namiss ko lang patok-patokan ka eh. Tara, tara, kaya tayo. Hindi mo, magiging wala akong pera. Alam niyo mga best, sa araw-araw na pagsasama natin, may na-realize ako. Na-realize ko na naging busy pala ako this past few months ago. Naging busy ako to the point na nakakalimutan ko na yung mga personal boundaries ko. Nakipasasalamat ko na lang yung pinatukan ako ng isa dyan. Nagising ako sa katotohanan na kailangan kong ibalansa yung pag-aaral ko at oras para sa sarili ko. Ako na-realize ko na the more na tinatago ko, the more na nasasaktan ako. Kaya salamat kay Maria kasi nandyan siya na laging handang makinig sa akin. Na kahit na laging wala ako sa scene pero andyan pa rin kayo.
na handang makinig. Kaya salamat. Salamat talaga. Alam niyo guys, ano may nagsabi sa akin kung bakit ganito na ako ngayon. May nag-motivate sa akin. Kung sabi niya sa akin, kung kaya mong tanggapin yung sarili mo, matatanggap pa rin ng iba. Hindi lang sa kagandahan ng mukhang yung pinapahita, kundi kagandahan loob din para matanggap ka ng iba. Kaya guys, yun ang nag-trigger sa akin para mag-push kung ano ko ngayon. At ako? Mom! Teka, akala ko ba hindi ka naman natakot kay Joel? Eh, na-trauma ako dyan eh. Tignan mo ginawa mo! Sorry na. Ba't ka sa akin ngayon? So sorry. Hindi naman ako nang binugbog niyo. Sa kaya ako mag-sorry. Well, sorry na. Okay na yun, hayaan mo na. Uy, ano nakain niya ni Joel? Ba't ganyan ang masta? Bumait yata. Uy ko. Uy, Joel, naputuloy siya. Sabi mo kanina nung ulit yun? Wala. Sabi ko salamat sa'yo. Ay!